Minasan, konnichiwa, Zamurai Engineer desu. In this video, let us react personally on the just concluded interview by the HaPinay anchors and their own program called HaPinay. So they are Winnie, Cordero, and May Valle, Ceniza. So let us react to their video. Mga profesyon na may board exam. Talaga. Kailangan may board exam. Pag nag-board exam ka, may isip. Oo naman. O siya. Pasto, timer starts. Siyempre, nursing. Doktor. Ay, siyempre, accountancy. Oo. Arkitekto. Pero, engineers. Oo, teacher. PT, physical therapist. Oo nga naman. Ano ba? Siyempre, designer. Dentistry. O, next up, kailangan meron. Oo. Dentistry, tama. Criminology. Criminology. Oo. Meron. The guidance sa... Si Lord. Sabi naman natin na abogado? Iba bar yun. Oh, ayaw nga pala. Pa pala yung bar at saka sa bar. Tama. Eh, bakit pati yung customs broker? Paano? Meron tayong kapamilya na hindi na kontento sa isang lisensya. Paano po ka nalubasa? Di ba? At kami lisensya ito, mamang to, di ba? Lima? Kaya siguro bukod pa yung driver's license, mahal. Driver's license. Bakit matanong nga natin? Expired po yung ating driver's license. Pinasukan itong mamang to. Ah, naumay sa pag-aaral. Ano? At meron din tayong expert to the press too kasi napapag-usapan natin ang napag-usapan na po na naman na ang aking prinsipyo na kung may gusto, may paraan at kung ayaw, maayaw, maraming dahilan. Yan ang motto natin, di ba? Eh, bakit na ba? Nakatapos na po ng isang profesyon. Eh, kumuha pa ng bilang isa, kundi limang lisensya bilang isang profesional ang ating guest today. Aha! At sa edad na 50, siya ay isang master plumber, mechanical engineer, registered electrical engineer, parts, civil engineer, at professional teacher ang level up niya. Tignan na, apat na board exam dito ang naipasa sa loob ng lima, sa loob lang ng anim na buwan. Okay, makakausap natin ngayon. Assistant Professor in Taguig University College of Engineering, Engineer Apollo Pablo ZANTUA. Welcome to HaPinay, Engineer. Hello, sir. Thank you for having me. And good day din sa mga taga-pakinig. In this one, very clearly, they stated, they introduced your institution, Taguig City University. College of Engineering Technology. Ano yun? Meron ba kayong mga specific subjects lang for certain course? Paano nyo napakredit ba? Paano nyo napapayag yung eskwela ka na gawin nyo ito? Of course, you would have to start with one. So, for myself, I started with BS Electrical Engineering. Then go to take BS Production Mechanical Engineering in Japan, which fortunately, when I came back to the Philippines, it is accredited to become three different degrees.
So, kaya mas mabilis yung pag ano ko ng degree kasi na-credit ka sa maraming degree. Oh, anong kurso po yung kinuha ni Stefan? Production Mechanical Engineering. So, doon sa isang kurso na yon, tatlong kurso ang equivalent dito sa Pilipinas, which are? Industrial Engineer, Mechanical Engineer, and Teacher. So, tapos, eligible kayo sa lahat ng board exam. Ano po yung board exam nun? Separado lahat? Yes, actually, yung Industrial Engineer, wala naman po board exam. Pero yung Mechanical Engineer and yung Teacher, that is actually the reason why I have to get the accreditation from CHED in order for me to be allowed to take the board exam for mechanical and at the same time a teacher's board exam. Okay, so hindi lahat ng profession yun. Ay hindi, meron kayo lisensya. Pero hindi yung lahat ay kinuhanan niyo ng exam o nag-exam kayo. Opo, kasi tulad ng Industrial Engineering, wala naman po siyang PRC for the exam. Oh, pero yung pagiging master plumber nyo at saka make electrical engineer, meron yung board yun, ano, sir? Meron po. Meron po silang mga board exam at you have to be ano, a graduate of the bachelor's degree. Okay. Tapos sabi na ipasa nyo lamang in 6 months. Kasi nga po, napakatagal ko nang nakatapos from Japan. Pero I tried about 3 times na mag-apply for license. On the possibility na hindi na ako pa examine kasi Japan engineer ako. Okay? So, actually, hindi ko naman na na-review ang license, pero qualified na po to be an engineer in Japan. So, kala ko, ibigyan na lang ako ng license sa Pilipinas. Pero, unfortunately, I have to go to the whole process na mag-exam. So, hindi ko pa siya nabigyan ng time at the time kasi busy ako. So, ang ginawa ko, nag-take muna ako ng civil engineering. Then, nung matapos yung civil engineering, saka ako nag-apply for the for the exam. Why? Aral-aral. Nag-aral pa rin ulit talaga. Pero nagtatrabaho na rin po ba kayo at that time? Opo. Of course, from Japan, going back to the Philippines, naging engineering worker tayo. Up to naging manager na rin tayo sa engineering Japanese company dito sa LTI sa Laguna Technopark. And saka ako pumunta sa teaching. Nung nasa teaching na ako, nagkaroon ako ng maraming time. So hindi ganun ka-pressure, no? So sa ano kasi engineering, talagang grabe yung ano pag may project. Hindi ka wala kang ibang time na magagawa. So pagka sa teaching, marami. And also in order for me to inspire at least my student na kaya yan. You don't need to look for any great school. Maski ano yung eskwilan, basta you are determined to learn. Maski nasa bunto ka pa. If okay. You are determined to learn. So, Professor, yun ang ultimate goal nyo, kaya nyo ginawa ito, na ang dami-dami yung kinikap na course at kumuha ng licensure exams para to prove to your students na kaya pwedeng ano tatamad-tamad dito. Opo. That's correct. Because being a Japanese engineer, yung pagiging Japanese engineer lang ay sapat na. I don't need to desire more engineering degrees or more engineering license. Pero ganun pa man, para maka-antay, inspire, magbigay ng hope sa mga average student, engineering student man yan, ay pakita. May example. Okay. Napakahirap paniwala na estudyante ngayon, for example, na salita na. No? May example. Okay. So, kaya ang nangyari yan, I am studying and at the same time, I am a full-time teacher.
kaya at the same time, nag-aalaga ako ng baby. Dala ko yung baby. 1 year old at the time, sa school, habang ako'y estudyante, at habang ako'y teacher, nag-aalaga ko ng baby. I want to show to everybody, particularly to the student, that there are enough opportunities for everyone. Yeah. Lodi, Lodi si Prof. Correct. Prof, kanino yung baby? Anak ko po siya, 1 year old. And today, next month actually, magpa-5 years old siya. Wow! E ba't dala-dala niyo naman sa school? Because I want to be a hands-on dad. Hindi yung mag-aaral ako. Yung wife niyo po? Working din siya. So, ang ginagawa namin, half-half kami. AFPM, no, yung assignment namin. Ah. Buti na pahayagan kayo ng admin. Biting na kung pagbawala nila ako, pero all of my yung mga job ano po function hindi apektado. Hindi apektado. Oh. So, I don't think there are enough reason for anybody to bar me. Uh-huh. And sa dami na retention yung pag tinanong ang profession nyo, kaya pag-apply ng form, ano nilalagay nyo? Lahat po? Hindi ko nilalagay. Even though magpakilala ko, hindi ko nilalagay. Isa okay. Lang tumipili ano lang po? Ko yung pinaka appropriate to sa event. For example, the event is for civil engineer. You civil engineer. If the event is for electrical engineer, we use electrical engineer. Okay. No, pero matanong ko lang po yung nababanggit po Japan. Bakit po kayo nagpunta ng Japan? Actually, I was granted the scholarship by the Japanese government after passing the exam. At that time, in the Philippines, there are 50 qualified. Good evening, I'm from the region, the Japanese government. So, sayang naman, almost 5 years naman. And as everybody knows, scholarship stipend, monthly stipend, the scholar ng Japan is more than manager salary. Which Oh. Wow! Question! Igaling na kayo ng Japan. Ang ganda ng offer. Eh bakit ho hindi kayo nag-apply sa malalaki? Tapos iba kayo lang ang nakapasa. Bagay yung credentials no eh mataas. Mataas. Bakit kayo napili magturo instead of getting into a big corporation? O nga po. Kasi hindi rin kasi naging goal ko sa buhay yung maging mayaman. Pero ganun pa man, I have a well-being job. Nagtatrabaho din ako sa Japan. Maski bumalik ako sa Philippines, I have a good paying job kasi naging assistant to the general manager ako sa isang Japanese company dito sa Laguna Tech Park. Ganun pa man, mas gusto ko kasi ma-share yung aking natutunan before my life ends. Kaya nag-teaching ako, iniwanan ko yung practice. Sa trabaho na ang kausap ko doon ay mga machine. Being an engineer. So gusto ko mga tao kumashare sa machine. Ito aking nalalaman. No? Kasi, for all you know, napakayaman mo, sa akin lang, no? In my opinion, isa lang naman yung buhay natin. Sabi ko, sa sarili ko, mawawala din tayo din sa, ano, sa mundo. Gamitin ko na sa paraan na masaya ako. Hindi ko sinasabing tama ako, mali sila, pero my own, dito ako masaya. Ganun lang. Yeah. Very good, very good. Kung saan ka masaya, suportahan ka ka. Yun yata ang motto rin ng asawa ninyo, no, sir? That's correct. Very good. Okay, so after this, you're already, maraming profession, sir. Nasa sa iyo ngayon, you're a practicing professor. What's next for you? Ipagpatuloy ko lang yung aking pag-share, ang aking kalaman, yung aking maliit na kalaman, yan lang naman ang kakayahan kong share.
sabi nga ng isang proverbs, umano lang yung alam mo, lang ang maibibigay mo. So, hanggang doon lang, at itutuloy ko lang yan. At in fact, meron akong advocacy na free tutorial channel sa YouTube. No? So, sana maraming matulungan ito, small channel siya. Pero, nakikita ko sa mga response, sa mga comments, iba't ibang sector ng society ay nakakatulong naman, pakunti-kunti. Ano po yung tutorial ninyo sa Facebook, sir? More on, simple siya, engineering, science, mathematics, STEM. 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 Kasi yan lang yung aking kagayaan ang ma-share ko. Pagdating sa, for example, languages, please hindi ko kaya ma-share. Pag-aaralan ko pa yan. Mamastery ko pa yan. But in fact, I have a section there. I have a playlist na Japanese language because I can share Japanese language. Eh kasi nga, next day, how long did you stay in Japan, sir? Almost 5 years siya. Okay. And yung paggawa mo ng thesis sa Japanese language, sobrang hirap. Kaya matututo wow. ba mag-Japanese? Yung thesis. At saka marunong kayo magsulat ng Japanese? Of course. Because hindi ka maka-first year sa Japan nang hindi ka marunong magsulat. This is a bachelor's degree. Kaya, pero kung ikaw ay, for example, masteral, hindi kayo re-require ng Japanese language sa Japan. Basic conversation na re-require. Pero kung bachelor's degree, writing, listening, speaking. Wow! Nang ano? Balak bumalik. Sorry, bumalik sa Japan. So, napakagandang bansa ng Japan. Ang wish ko naman ay maging ganun yung Pilipinas. Hindi natin kailang pumunta lahat doon. Sapat na yung mga ng Pilipino na nagtatrabaho doon. Ito ang kailangan. Kayo talaga. Ano po ba maipapayo nito sa mga estudyante ngayon? Lalo-lalo na. Sa mga estudyante, particularly, I have to get in touch in our student community na iba-iba ang level. Merong average or above average. Merong average and below average. I want to share to the average and below average na pagsikapan natin, magkaroon tayo ng goal. Why? Tulad ko, I am just an average. But sa sobrang determinasyon, pagsisikap, makakatik natin yung ating gusto sa buhay. Dahil meron tayo, magkakaroon tayo later on ng pamilya, mga mahal natin tao, ay yung ating magiging success ay parang sa kanila. So, iset niyo ang inyong goals at yung mga sarili. Meron din kayong goals siguro na bigyan ng respect at yung parents na nagtuturo sa inyo. So, pagka ginagawa niyo maganda ang inyong buhay, ay magiging proud ang parents. So, yun ang setting ng goal. Bakit? Kasi napaka-boring po na magbasa ng libro, lalo na noong time namin. Napaka-boring. Kung wala kang kumakatok sa likod mo at nag-uupo sa iyo na ganong goal, ay talagang napakahirap pong mag-aral. Kaya, ganon po ang gawin natin, mga estudyante. So, mag-set tayo ng goal na maganda para sa atin. Yun palagi ang pumupok sa likod mo para i-push ka na ipagpatuloy ang iyo. Oo, meron pa ba kayong hinahangad na gusto pang kunin na maging licensed sa profession? Kutsa lima? So, wala naman talaga akong specific plan, pero kung may pagkakataon, I will not waste yung may extra time. I will not waste. May extra time. So, mag-aaral pa ako at mga sanitary. Electronics sanitary. Or even na may time talaga at may school malapit sa akin, mag-aaral ako ng law. So, para naman. Ang galing, wala naman mo kayong balak po tumakbo sa politika. Far from my imagination, siguro kasi di ko naman maisi-share ang aking God's given gift na sa ibang tao kung sa ako pupunta, anong direksyon ng tatake ko. So, wala ko nakikita ang ganong direksyon sa buhay ko.
Wow, ang galing. Saan ang gagaling? Last na lang, Prof. Ano? Kasi the way you speak right now, talagang maliwanag sa iyo saan, ano ang direksyon, saan ka papunta. Saan ang galing itong direksyon na ito, sir? May na-influensyahan ba? May nang-influence ba sa inyo? Meron ba kayong idol na tawag to, fina-follow? I cannot, of course, I cannot see it clearly. I would assume na galing yan sa pagpapalaki sa akin ng parents ko. I would assume. That is the first thing we have to to say about this. Yung parents ko, they are both teachers. With one of my parents coming from a military background, secondary, and of course, my mother, which is watching right now. Hello, mommy! He's very proud. Mely Uy, no, she's now being mother. So I think he's very proud for the first time, because proud yan sa aking mga kapatid, kasi lahat sila honor. Ako yung tagapalakpak. Siguro isang bisis lang ako na palakpakan na. Pero yan siguro ang pinanggalingan ng disiplina at ng focus. Very good, very good. Umawi kayo ng bonggang-bongga, diba? I'm sure hindi lang po ang mami ninyo, ang si Mami Nursery, ang proud, ang buong ang kan dahil Mely sa po, mga... Mely. Mami Mely. Nabigyan ko pa ng ibang pangalan, Mami Nursery. Mami Mely, hindi lang si Mami Mely ang proud sa inyo, kundi ang buong angkan, dahil hindi biro ho yung journey na tinakakulong. Wow, clap, clap, clap kayo dyan, sir. Maraming salamat po sa panahon natin. Maraming salamat sa opportunity at sana ipagpatuloy ng ating mga estudyante. Ma-inspire sana sa ating experience. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Wow, sa ating super prof, si Professor Engineer Apollo Pablo San. So, yan po yung ating live interview. Thank you our anchors ng HaPinay. Winnie Cordero at May Valle in Ceniza. Thank you. Sana maraming makapanood nito at sa ating munting kakayahan ay makapag-inspire tayo ng mga estudyante.